Hindi lahat ng bayani ay matatagpuan natin sa mga aklat para patuloy na alalahanin sa paglipas ng panahon. Mapapalad yung mga naiitala ang kanilang kasaysayan, ngunit paano naman yung mga pinagkaitang makilala ng lahat? Makatwiran bang mabaon na lang sa limot ang kanilang mga sakripisyo sa bayan? Sukdulang ibuwis ang kanilang mga buhay? Kaya't bilang pagsaludo sa kanilang kabayanihan, hayaan niyo pong saliksikin natin ang kanilang mga natatagong kasaysayan sa abot ng ating makakaya. Halika't magbaliktanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nagpakita ng matinding pag-ibig sa bayan at naghangad maglingkod sa kabila ng morang edad. Hindi nagpasindak sa banta ng panganib at nagsikap ipagtanggol ang bayang kanyang sinisinta, kahit na ang ibig sabihin nito ay pagbubuwis ng kanyang sariling buhay. Ang kwento ni Private First Class Ian O. Packet, 3rd Scout Ranger Company, 1st Scout Ranger Regiment, Medal for Valor Recipient. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, Bekenemen, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Ian Packet ay isinilang noong 16 ng Marso taong 1992. Siya ay tubong gubak sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur at isa sa 4 na anak ni Eduardo Packet. Bata pa lang si Ian, punong-puno na siya ng mga pangarap para sa pamilya. Pero kakaiba na talaga noon pa lang ang pagnanais niyang makapaglingkod sa bayan. Gustong-gusto niyang magsundalo para makatulong sa mga tao. Pero ang pinakamalaking balakid sa kanyang pangarap na ito ay ang kanyang sariling pamilya mismo at ang kanyang mga kamag-anak. Ayaw na ayaw nilang pasukin ni Ian ang ganong profesyon dahil nga nag-aalala ang mga ito sa isiping ang mga sundalo daw ay namamatay ng maaga. Pero sa kabila ng kawalan ng suporta mula sa pamilya, itinuloy pa rin ni Ian ang kanyang pangarap na makapasok sa hanay ng sandatahang lakas ng Pilipinas, dahil yun ang nagpapasaya sa kanya. Taong 2010, sa edad na 18 anyos, wala nang nakapigil sa kanya at tuloy na siyang napasama sa enlisted personnel ng Philippine Army na may ranggong Private First Class. Ilang buwan pa ng pagsasanay, napasama naman siya sa unit ng 3rd Scout Ranger Company ng 1st Scout Ranger Regiments. Sila ang palaging nasa frontline ng mga bakbakan at siyang nangunguna sa mga operasyon kontra sa mga terorista at kalaban ng Estado. Bilang bahagi ng 3rd Scout Ranger Company, si Private First Class Ian Packet ay nagsisilbi bilang automatic rifleman. Siya yung kalimitang nagko-cover sa kanyang mga kasamahan kapag umaatake ang mga ito at nagpapalipat-lipat ng lokasyon, o dili kaya naman kapag may rescue mission sila. 12 ng Agosto taong 2013, nang ideklara ng Moro National Liberation Front o MNLF na pinamumunuan ni Normiswari ang kanilang sariling kasarinlan sa Talipaw sa Sulu. Ayos naman na sana yung ganun, kung iniisip nila na nakamit na nila ang kalayaang ipinaglalaban nila sa matagal na panahon. Kaya nga lang, pagsapit ng 9 ng Setyembre, wala pang isang buwan pagkatapos ng deklarasyon ng kanilang kalayaan, sinakop ng isang paksyon ng Moro National Liberation Front sa pamumuno naman ni na Ustadz Javier Malik at Kaid Ahibon ang kabisera ng Zamboanga City, at tinangka nilang alisin ang watawat ng Pilipinas at iwawagayway sa City Hall ang sarili nilang bandila ng Bangsamoro Republic. Dito nagsimula yung nakilala nating lahat bilang Zamboanga Siege. Ang tropa ng 1st Scout Ranger Regiments kasama ang unit ni na Private First Class Ian Packet ang isa sa mga naunang na-deploy na tropa ng militar sa lugar. Sinakop ng bakbakan ng ilang mga barangay ng Zamboanga City at sa barangay Santa Barbara sila napadestino. Kompleto at malakas pa ang pwersa ng mga rebelde ng mga panahong ito. Bukod dun, nakapwesto pa sila sa magandang defensive position, hawak ang higit 100 mga hostages, kaya't napakahirap para kina Private First Class Ian Packet na umatake dahil piling-pili lang ang target na kanilang tinitira.
nagpatuloy ang matinding bakbakan at walang humpay na putukan. Isa si Ian sa magiting na sinuong ang panganib, mapalaya lang ang bayang kinubkob ng mga kalaban. 13 ng Setyembre, ilang araw na nakalilipas, patuloy at walang humpay pa rin ang labanan na mas lalo pang patindi ng patindi. Sa mga sandaling ito, hindi na pinanigan ng swerte si Ian at nadali siya ng sharp nail sa mukha. Sugatan siya dito, ngunit nadala naman kagad sa ospital para malunasan. Habang nasa ospital, nag-aalalang tinawagan siya ng kanyang nakatatandang kapatid na babae na nagmamakaawang wag na siyang bumalik sa labanan dahil sa sobrang pag-aalala niya sa kapatid. Nasa simula pa lang ay tutol na silang lahat sa pagsusundalo nito. Kaya't nang malamang sugatan si Ian at nasa ospital, nakapagwika siya ng ganito. Ian, utang na loob, huwag mo nang gawin yun dahil ayaw kong maglibing sayo. Na ang tinutukoy ay huwag na siyang bumalik sa bakbakan. Ngunit hindi sapat ang mga salitang ito para makumbinsi ang nakababatang kapatid at nakapagwika pa siya ng ganito. Mahal ko ang trabahong ito higit kanino pa man. Napakasakit marinig sa panig ng kanyang pamilya, ngunit napakasarap pakinggan naman para sa mga anak ng bayan na nangangailangan ng matapang na tagapagtanggol. Ganyang kalaki ang pagnanasa ni Ian na mapalaya ang kanyang bayan. Dahil higit kanino pa man, bahagi din sila ng Zamboanga Peninsula at halos sariling bayan na rin ang kanubkob ng mga kalaban. Sa pagkarinig ng kanyang winika na yon, wala nang nagawa ang kanyang ate kundi pagdasal na lang ang kaligtasan ng nakababatang kapatid. At patuloy silang nag-alala dito para sa kanyang kaligtasan hanggang hindi natatapos ang krisis. Samantalang si Private First Class Ian Packett nang makarecover ay kaagad nag-request sa kanyang commanding officer na muli siyang ibalik sa ground zero ng bakbakan sa barangay Santa Barbara kung saan dito din niya nakuha ang kanyang naunang sugat. Sa kanyang pagbabalik sa 3rd Scout Ranger Company, buong giting siyang nakipaglabang muli para sa kalayaan ng Zamboanga. Patindi ng patindi ang labanan dahil sila ang nasa sentro ng digmaan. 24 ng Setyembre, 11 araw na nakararaan pagkabalik ni Ian sa laban at walang humpay pa rin ang bakbakan. Dito na sila hindi pinabura ng pagkakataon nang maipit ang grupo ni na Private First Class Ian Packett sa isang bahagi na kanilang napwestuhan. Sila ang napagtuunan ng mga kalaban at napakalaking volume of fire ang tinatanggap nila mula sa lahat ng dako. Dahil dito, kailangan nilang makalipat ng pwesto sa mas ligtas na lugar, kaya nga lang, natrap na sila sa loob at pinapaulanan sila ng higit 100 kalaban at napakaliit ng tsansang makaligtas pa sila sa mga umuulang bala patungo sa kanilang direksyon. Bandang tanghali na ng araw na yun, dito na nagpasya ang batang si Ian na isakripisyo ang sarili dahil mauubos silang lahat sa loob o kung hindi man ay makakakuha sila ng napakalaking casualties sa kanilang hanay. Lumipat siya sa mas mataas na pwesto kung saan makakabaril siya ng maayos sa mga kalaban. Ngunit ganun din naman, may expose siya sa mga ito. At nangyari na nga ang huling laban ng kanyang buhay. Bilang gunner, buong tapang na hinarap ni Ian ang mga kalaban makapag-provide lang ng cover fire para sa kanyang mga kasamahan na nagsisikap makalipat ng pwesto. Sa ganoong paraan, nailigtas niya ang mga ito dahil nakuha niya ang atensyon ng mga kalaban dahilan para sa kanya i-focus ang pag-atake ng mga kaaway. Nakapenetrate naman ang kanyang mga kasamahan patungo sa kanilang target at nagbunga ang kanilang operasyon na yun sa pagkamatay ng 15 kalaban, pagkakahuli ng 41 pa na nagtatangkang tumakas, pagkakaligtas sa kulang-kulang 100 mga hostages, at ang pagkakabawi sa Santa Barbara na minsan ang naging stronghold ng mga rebeldeng grupo. Pero ang kapalit ng lahat ng ito ay ang sakripisyo ng matapang na batang sundalo. Tinamaan sa leeg si Ian na lubha niyang ipinaghirap. Nadala pa siya sa ospital pagkatapos ng laban, ngunit binawian na rin ang buhay pagkalipas lang ng ilang araw. At dumating na nga ang sandaling ikinatatakot ng kanyang pamilya.
Dagli ang sumugod patungong ospital ang kanyang ate, pero nasaksihan lang niya ang pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay. At nasabi na lang niya na napakabata pa niya para mamatay at napakarami pa naming pangarap sa pamilya. Pero ngayon wala na siya. Ipinagmamalaki namin siya sa 10 ng aming mga kabarangay. Ito ay sa kabila ng pagsusumikap namin na pigilan siyang makapasok sa military. Pero ipinilit niya pa rin talaga ang gusto niya dahil doon siya masaya. Dahil gusto niyang maglingkod sa bayan. Samantalang hindi naman nasayang ang pagkamatay na yun ni Ian dahil nagtagumpay naman sa pangkalahatan ang hukbong sandatahan na kanyang kinabibilangan. Ipinagkaloob sa kanya ang medalya ng kabayanihan at mismong tatay niya ang tumanggap ng nasabing parangal. At nagwikang, hindi siya namatay para sa wala dahil inialay niya ang kanyang buhay para sa iba. Ngayong nasa langit ka na, ang iyong mga alaala ay mananatili sa aming mga kapamilya mo. Ipinagmamalaki kong nakapagligtas siya ng napakaraming buhay. Kasabay ng pag-agos ng luha ng ulirang ama, si Private First Class Ian Packett ay pumanaw sa edad na 21 anyos lamang. 3 taon lang siyang tumagal sa serbisyo bilang tagapagtanggol ng bayan. Siya rin ang itinanghal bilang pinakabatang recipient ng Medal for Valor Award. Gusto ko ang ginagawa ko higit kanino paman. Ikaw kaibigan, masaya ka bang ginagampanan ang iyong tungkulin dahil yun ang tinitibok ng iyong puso? O napipilitan ka lang kapalit ng mga pabor na nakukuha sa mga amo mo? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam!